dapat maputol ang koneksyon ko ngayon kay Janine. Lalo na ngayon, alam ko kung bakit sinabi sa akin ni Audrey noon na hindi pa umuwi ang asawa niya. Eh, what makes you so sure na kailangan ka nila? Eh, nabuhay nga sila ng malaki. Eh, gago ka pala eh. Ano mo ba ako kinukontra? Busy ka lang. Itong tatandaan mo. Kami ni Janine ang para sa isa't isa. At kung kinakailangan, gamitin ko yung batang yun para di maputol ang koneksyon ko sa kanya, gagawin ko yun. Eh, paano nga? Patutunayan ko sa kanya na anak ko si Audrey. Pag nangyari, hindi niya na ako basta-basta may pagtatabuyan. Whether she likes it or not, we will always stay connected. Let me see. Maybe you'll be be like me. Hi, Audrey. Uy, teka, sandali. Okay ka lang ba? Look, ang dami kong gifts para sa'yo. Sabi kasi ni Mami, huwag akong kukuha ng gifts, lalo na from strangers. Ha? Eh, di ba friend ako ng Mami mo, Audrey? But Mami says to me, huwag akong makikipag-usap sa'yo. Pero tayo, friends tayo, di ba? Di ba ako nga si Big Daddy? O sige, ganito na lang. Ganito ang gawin natin. Ako mismo tatawag sa Mami mo. Tapos sabihan ko siya na baka pwede tayong makapag-usap ulit. Okay ba yan? Okay. Ah, wait. Ito mo itong mga dala ko para sa'yo, ah. See? Nagsusot ka ba nito? Try natin, ah. Try natin to. Sandali. Ah! Ay! Naku! Sorry. Hindi marunong ang Big Daddy magkabit. Sorry. Okay lang po. Ah, sige, wait. Try tayo ng iba, ha? Try tayo ng iba. Ito. Tago mo lahat yan, ha? Okay? Audrey? Halika dito. Janine, walang kasalanan yung bata. Carla, pakipasok mo na si Audrey sa loob. Audrey, ka na. Nandito ko para sa inyo. Para sa anak ko. Kapal talaga ng mukha mo. Di ba sabi ko sa'yo, layuan mo na kami? Janine naman. May karapatan din naman ako doon sa bata. Anak ko yan eh. Wala kang anak na babalikan. Pero di ba sinabi ko na sa'yo na hindi mo anak si Audrey? Ilang beses ko ang paulit-ulit na sabihin sa'yo para tumatak dyan sa utak mo. O baka naman gusto mong idemanda na kita para naman tumigil ka na sa kaibangan mo. Janine, hindi mo kailangan magsinungaling. Alam mo, at alam ko na anak natin yan. Kapag napatunayan ko sa'yo na anak ko si Audrey. At ano? Ano gagawin mo, ha, Dil? Haagawin mo siya sa'kin? Tinatakot mo ba ako? Hindi, Janine. Babawiin ko lang sa'yo kung ano yung matagal mo nang pinagkait sa'kin. Ang pagiging ama ng bata. Pwede ba kitang makausap? Kahit sandali lang, importante lang to. Yvonne, nakikiusap ako. Importante lang talaga. Huwag na natin hintayin ng 3 buwan. Ibalik mo na sa amin si Victor. Kung mauwi lang ang usapan ko sa away sa ibang araw na lang, nakikiusap ako, Yvonne. Kailangan ni Audrey ang papa niya. Kailangan niya si Victor. Pero kailangan din ni Marco si Victor. Pero mas kailangan namin siya, ni Audrey, at ito magiging baby namin.
masyadong nanapektuhan ng anak ko dahil wala ang papa niya. Sa tuwing tinatanong niya kung kailan uuwi ang papa niya, parang sinasaksak ang puso ko. Kanya din ang naramdaman ko nang sa tuwing tinatanong ni Marcos si Victor nung iniwan niya kami. Masakit, di ba? Napakasakit. Hindi ko inaalis ang pagiging ama ni Victor kay Marcos. Kaya sana huwag mong alisin ang pagiging ama niya kay Audrey at sa baby namin. Hindi na lang tutukol sa atin dalawa, kundi tungkol sa mga anak natin. Kaya buong puso ako nakikiusap sa'yo. Kahit alam ko na ako na legal na asawa ngayon at ako ang mas may karapatan sa kanya. Alang-alang sa mga anak natin, tuldukan na natin ang kasunduan natin. Ina ka rin. Nagsakripisyo ka. Nagsakripisyo rin ako kaya nasa inyo si Victor ngayon. Kaya sana pagbigyan mo yung pakiusap ko sa'yo. Dahil hindi ko to ginagawa para sa sarili ko, kundi para sa mga anak ko. Kahit na umiwas ako, bakit parang konektado pa rin kami ni Janine sa isa't isa? Bakit parang malalim na pinagsamahan namin? Lalo na kaligan niya ako kanina. Hindi ko may paliwanag. Tapos mo agad yan, ha? Sige po. Nani mo, tawagan ko lang. Sensya ka na, ha? Nag-drama na naman ako. Okay lang. Sanay na ako sa'yo. Seryoso ako. Salamat kasi nandiyan ka palagi. Hindi ka nagsasawang makinig sa mga problema ko. Sa suporta, sa oras na kapag kailangan ko ng karamay. Kung ano man yung nagawa ko para sa'yo, hindi pa yung sapat para ipakita ko sa'yo kung gaano kakahalaga sa akin. Albert, sinabi ko naman sa'yo, di ba? Ayokong maging unfair sa'yo. Alam mo yun. Alam ko. At alam ko itong ginagawa ko. Sigurado ako sa desisyon ko na maghintay at pagpatuloy ang pagmamahal ko para sa'yo. Huwag mo itanong sa akin kung bakit ko ito ginagawa. Dahil hindi ko rin alam. Alam ko lang, mahal kita. Yvonne, please let me love you. Masaya ako. Tiyaw na pala. Hindi pa naghihintay sa'yo. Kain ka na muna. Alam ko gutom na tsaka pagod ka. Sige, okay lang. Hindi ako nagugutom eh. Tingnan ko muna si Marcos sa taas. Sige. Thank you.
Guwapo talaga ng tatay ko, katulad ko! Siyempre, sama ko gumana sa akin. Oo nga po pala, tay. Baka makalimutan nyo. Nako, anak. Salamat, ah. Kung gusto mo nanay mo to? Opo. Paano? Sige. Ano ako, ha? Go, 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 tay! Go, go, go! 5, 6, 7, 8 time we met, it was a disaster. Para tayong aso't pusa, away tayo ng away. But that didn't stop you from showing me who you really are. I can see through your soul. Mabait ka. Makatao. Simple. Tikit sa lahat. Handa mong ibigay ang lahat sa mga taong mahal mo sa buhay. And it's about time na may magpuno sa'yo ng pagmamahal. And I'm willing to do that until it overflows. And I will never stop until you say yes to me. Ano mo siya? Kayo na ba? Kaya ka nalalamig sa akin, kayo na ba? Ha? Paano mo ako niloko? Paano mo na ako nagtaksil sa akin? Ako parang taksil! Victor, ikaw itong manluloko. Ikaw ang manluloko! Ano ba ako nanluloko sa'yo? Sige nga, sabihin mo sa akin! Paano ako nanluloko sa'yo? Nabasa ko! Binasa ko ang memory journal mo. Sinulat mo doon na hinalikan ka rin dyan. Naghali ka ngayon. Wala yun. Siya yung humalik sa akin. Piyuntahan ko na nga siya. Sinabi ko itigil yung proyekto. Hindi ko na sakikitahin. Nasabi ko, mahal na mahal kita. Hindi kita kayang lukuhin. Hindi kita kayang saktan. Hindi ko kaya mag-taxi sa'yo. Asawa ko. Kung magagawa yun. Sawa ko. Bitawan mo ako. Ano na gano'n? Bitawan mo ako. Siya yung humalik sa akin. Ako walang ginagawa. Okay, mamay na tayo. Bakit? Sawa ko. Ako pa. Sorry. Hindi ko sinasadya. Oh, ikaw ang di lumaban sa pagsubok sa ating pagmamahalan. Anong nangyari sa ating dalawa? Sawa ko. Pusok naman tayo. Ayos natin to. Wala na tayo dapat pag-usapan pa. Sabi ko meron madami. Ayoko maghiwalay tayo. Nakapag-desisyon ako, Victor. Fun. Ba't ka ba nagkakaganyan? Dapat nga akong magalit eh. May asawa ka? Nakikipaghalian ka sa lalaki na yun? Ilang beses ko man sasabihin sa'yo na magkaibigan lang kami. Ikaw, hindi kayo magkaibigan ni Janine. Malalim ang pinagsamahan niyo.
Sabi ko, magugulo ko na ako. Pag nasa journal, totoo yun. Sige, aminin ko totoo yun. Ang daming gumugulo sa utak ko. Ang daming tanong na di ko masagot. Sabi ko, kung alam ko lang. Hindi ko alam kung anong klase pero kami ni Janine. Nung pagdadaan pa, mamahal ko siya. Sabi ko, mahal na mahal kita. Ayoko na masaktan ulit. Ayoko na masaktan pa. Ayoko na makasama ka. Sabi ko, hindi ko maintindihan. Kung may natitira ka pang konting respeto sa akin at nung inaalala mo si Marcos, umalis ka na. Ayokong pati anak ko naaapektuhan. Victor, hindi na mababalik ang dati nating pagsasama. Nakapag-desisyon ako. Nakawala na sa buo. Kung hindi ka aalis, kami ni Marcos ang aalis. So, ano? Samantala lang. Pangako, makaayos din to. Sa akin eh. Laki ng kanyang pagdududak tungkol kay Janine. Hindi ko na po alam ang gagawin ko. Eh, anak, wala pa namang kasiguraduhan ng lahat ng ito eh. Ang mahalaga ko anong nandyan sa puso mo, yun ang sundin mo. Eh, wala pong ibang laman ng puso ko kundi si Yvonne. Kaya nga, huwag kang susuko na bawiin ang pagtingin at pagtitiwala niya sa'yo. Hmm? Tama ang mamay, kuya. Huwag kang bumitaw. Magkakabalikan at mabubuo rin ang pamilya niyo ni Yvonne. Alam mo, huwag ka nang mag-alala dahil makakasama pa yan sa'yo eh. Mabuti pa, dalhin na lang muna natin itong gamit mo sa guest room na makapagpahinga ka na, ha? Ay, ako na magdadala ni Marge. Thank you, anak. Guess ka na. Salamat sa pagtanggap niyo sa akin dito. Ito naman, ang drama. Parang others. Halika na. Maayos din yan. Halika na. Guest room, Ate Songe. Don't get me wrong, ha? Even if I know you're wrong. Hindi ba mas mabuting malaman ni Victor ang totoo na ang asawa niya si Janine? Tulad niya, nagbabalik na yung sinabi ng doktor, nagbabalik na yung alaala niya kay Janine. Bakit natin pipigilan yung tuluyan niyang paggaling? Daria, ang mahalaga sa akin kung saan magiging maligaya ang anak ko. Pero kung sasabihin niya sa akin na babalik na siya kay Janine, doon ako makikialam. Ayun, Victor na naman. Puro na lang ako na ni Victor. Ano naman yung wewe ko? Pangako ko naka-wewe, doon siya titira sa guest room eh. Paano yan? Wala na. Kay Victor na lang. Kumain ka na, anak. Sarap yan, mainit-init tao. Hindi po ako gutom, Nay.
Pagkagutom eh, halos wala kang kinain kagabi. Uminom na po ang gatas. Sige, ganito na lang. Pagbabaunan ka ni nanay ng extra pagkain para kung magka-extra gutom, ha? Sandali. Huwag na po, Nay. Pasok na po ako. O, nak! Hindi mo man lang ba ikikis ang nanay? Lalabas ng school o sasama kahit kanino, lalo na kay Dale. Audrey, ayokong mapahama ka. Kaya, nakikiusap ako sa'yo, huwag na huwag mo siyang kakausapin at huwag na huwag kang lalapit sa kanya. Bakit ayaw na ayaw niya po sa kanya, Mami? Mukha naman po siyang mabait. Basta, ngayong wala na ang papa mo, ako na lang ang pwedeng magprotekta sa'yo. Kaya kailangan natin mag-ingat. Don't worry, Mami. I will also protect you. Kapag naging positibo ang resulta ng DNA test at kinuha mo ang anak niyo, maring di ka napatawarin ni Janine. Sisiguraduhin ko na magkakaayos kami. Si Audrey ang susi ko kay Janine. At hindi kaya mawala ni Janine sa kanyang anak namin. Kapag mapatunayan ko sa kanya na ako ang ama ni Audrey, hawak ko na ang bawat galaw niya. Hiwalay na. Agad-agad. Marsa, baka naman gumaganti ka lang sa dating ginawa niyang pang-iingan sa'yo. Hindi na uso ang vengeance plots ngayon. Yung pag-iigante, para yung lason. Ikaw ang nagtitimpla, pero ikaw ang unti-unting pinapatay. Hindi ako gumaganti. Yun ang pinakahuling gusto kong gawin. Eh, siguraduhin mo. Baka ang ending, ikaw rin ang mahulog sa sarili mong patibong. Afraid. Mahulog? Nandun kayo nung winalangya niya ako. Alam niyo, hirap na pinagdaanan ko lang dahil sa kanya, di ba? Hindi ko nahahayaan na mangyari ulit yun. Lalong-lalo na saan ako. Hindi ko kakayanin. Nagkamali po yata kayo ng table. Ah, hindi. Talagang kasama ako sa meeting ninyo ni Phoebe. Inagahan ko lang kasi gusto kita makausap. Gusto ko malaman mo na sa amin na nakatira si Victor. Kasi hiwalay na sila ni Yvonne, ano? Sa inyo na po siya nakatira? Uh-huh. Eh, ikaw naman kasi. Dapat bilis-bilisan mo na yung mga moves mo para mabawi mo yung asawa mo. Aba, hindi naman forever nakatira dapat si Victor sa amin, no? Nasisira ang mga plano ko. Napiperwisyo ako. Paano na lang ang baby loves ko? Nak, may kukunin lang papel si nanay sa opisina, ha? Namimiss na ni nanay yung smile ng mid-boy ko. Bakit kailangan po umalis ni tatay? Di ba po, okay naman tayo noon? Ang saya nga po natin noon nandito siya eh. Alam mo naman na pansamantala lang ang pag-uwi ng tatay dito, di ba? Pero wala pa pong tatlong buwan. Bakit kailangan niya na pong umalis? Di ba po, ayaw niya pong umalis? Pero bakit siya umalis? Anak, mahahaw nanay, di ba? Naiintindihan mo naman ako, di ba? Naalala mo noon, nung malungkot ang nanay. Diba sinulatan mo ako, ang sabi mo noon, magiging masaya pa rin tayo kahit tayo lang dalawa. Pwede pa rin naman yun, di ba? Bakit kailangan po natin dalawa magtiis? Nawala si tatay. Nandito na nga po siya sa atin, eh. Ayaw na po ba
maging masaya tayo? Ayaw niyo po ba maging buo ang pamilya natin? Hindi. Hindi totoo yun. Anak, ginawa ko lang yun kasi ayoko pang mas mali yung sakit na nararamdaman natin. Ginawa ko yun kasi yun ang mas makakabuti sa ating dalawa. Paano po makakabuti? Eh, sirada nga po ang pamilya natin. Hindi ko po maintindihan, Nay. Ang basta ang naiintindihan ko lang po. Nasasaktan po ako. Anak. Marcos! Marcos!